Sabi ni Ellen Sir 921, kala ko buong number mo na eh. Sinabi ni Julian na I hope someday you will realize that your worth doesn't come from how you look. Kasi R and Z. In the end of the day, you only have yourself. So keep being there for yourself. Be you. Yes, tama. Kasi since day one, ang kasama mo, sarili mo at pamilya mo. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Oh, ano yun? At the end of the day, gabi na. Pero totoo, at the end of the day, ang kasama mo, sarili mo lang. Kaya kailangan, hindi naman sa pagiging selfish. May mga pagkakataon na kailangan mong unahin yung sarili mo. Okay? Family first before anything. Tama, tama, tama yan. Tama yan, galing mo, pre. Sabi ni Mimili _, natutunan ko na if nag-invite parents mo to... Ay! Wala! Oh my gosh, feeling ko ang ganda pa naman nung sinasabi niya. Okay, try natin hanapin. Ayun, okay, okay. Ay, hindi pala. Akala ko nahanap ko na, pero hindi pala. Char. Season 2 yarn. Tay at Chin, umamin ka na sa crush mo. Ha? Si Teo, umamin siya. Ayun, ito. Sabi ni Mimili _, natutunan ko na if nag-invite parents mo to bond with them, huwag i-decline kasi once in a lifetime lang. Yes! Hanggat kaya nyo makipag-bonding sa parents nyo, sa family nyo, go. Kasi, one day, lalaki kayong lahat, magkakaubusan kayo ng time na mag- bonding, kaya hanggat kaya pa ng oras ng bawat isa sa inyo, gawin nyo. Nakipag-bond kayo, mag-dinner kayo, mag-date kayo, saan man yan. Kasi promise, pag laki nyo, mamimiss mo sila. Wow, kala mo naman, ilang taon na ako. Sabi ni Jana Gwyneth Ganzanreye? Tama ba ako na binabasa? Natutunan kong huwag makinig sa sinasabi ng iba at gawin kung ano yung nakakapagpasaya sa'yo. Tama! Kasi, unang-una sa lahat, it's your life. Yung maririnig mo sa paligid mo, ano lang yan eh. Yung iba, pampagulo. Yung iba naman, opinions. Yung iba, motivation. So, it's up to you kung papakinggan mo ba yung kung ano man sa tatlo na yon or papakinggan mo yung sarili mo. Pero may mga opinions din naman yung ibang tao na malalapit sa'yo na dapat mong pakinggan. Dapat nakikinig ka rin sa mga friends mo or sa mga ate mo na nagsasabi sa'yo sa kuya. Basta be you do you. Sabi ni username, I have no name. Natutunan ko kay Isa na it's okay umamin sa taong... Sa taong what? Sa taong crush mo? Sa taong gusto mo? Tama ba? Nawala yung comment. Anyway, ito may... Sabi ni Joyce Lumapas Kabatuan, don't change yourself para lang sa iba. Tama. Diba yung sinabi ni kanina? Kung magbabago ka para sa sarili mo. Ayan. Sabi ni Catherine Saikon, dapat huwag kalimutan yung real friends mo. Yes! Huwag mong kakalimutan yan. Kasi si Thea nakalimutan yan dahil nakapokus siya kay Lucas. So, yun. Sabi ni Atalia Faith, never let the words of other people affect you because it will not do you any good. Tama. Dapat talagang lagi mong papakinggan yung mga sinasabi ng family mo at ng real friends mo. Ako ha, for me, yun lang talaga dapat mong papakinggan, wala nang iba. Sino po endgame? Ayan na nga. Tignan natin kung sino magiging endgame ni Thea. Sino bang mananalo sa puso niya ngayon? Kailangan yung panoorin yan, abangan nyo sinong endgame ni Thea sa ating finale episode. Tonight at 8 PM on iWantTFC. Guys, thank you so much sa pagbabagsak nyo ng mga virtual gifts ha para kina Julian, Lucas at Ashton. Mamaya, malalaman nyo yan. Kinakabahan kami, be. Be, wag kang kabahan, be. Kaya natin to. Ang tagal mag-eat.
Sabi ni Katin Saikon ulit, dapat self-love ang endgame. Actually, tama din naman. Yung natutunan ko is huwag mong pabayaan sarili mo dahil lang sa isang tao. Tama. Uy! Francis Watin, thank you po sa pamalakanyang nyo. Marami marami. Love you guys. Mama. Well, tama naman. Hindi ka dapat nagpapabaya sa sarili mo ng dahil lang sa isang tao. Lalo na kung yung tao na yun, walang magandang ginawa sa'yo. Ano yung minakita ko? Okay. Oh my gosh. Asa na yun? Nawala yung comment. At least ako masarap eh, ikaw sinigang maasim. Actually, addict ko lang yun. Ayan. I believe may season 2. Yes! Why not? Diba? Manifest natin. Sabi ni Uki Yui. People who accept you for who you are, even if you change for your happiness, deserve to be treasured. Okay, you mean ba yung mga taong nandyan na sinusuportahan ka sa happiness mo? Sila yung mga deserve na ma-treasure? Yes, kasi kung ang hangad lang nila is ma-feel mo or ma-achieve mo yung happiness na yun tapos support sila sa'yo, dapat mo lang talaga i-treasure. Ano yung naging learnings mo as Thea? Okay, actually, mga learnings ko as Thea, huwag mo ipilit yung sarili mo kung hindi ka gusto ng tao. Like, kung sinabi na sa'yo na, yun nga, like si Lucas kasi sabi niya, I don't date big girls. So, as Thea, dapat, as Chin pala, kung makakausap ko si Thea, sasabihin ko na, sana wag na lang. Wag mo na lang pinush pa. And kung gusto mong iparealize sa kanya na mali na nireject ka niya, minahal mo na lang yung sarili mo. Tapos mas pinakita mo na kaya kong mahalin yung sarili ko kahit ayaw mo sa akin. Pero, wait, tama ba? May make sense ba yung sinasabi ko? Sabi ni Rachel Ann Lat, dapat pahalagahan natin yung mga taong nandyan lang para sa atin. Tama naman. Lahat ng taong tinatreasure tayo, sinusuportahan at inaalagaan, sila dapat yung kinikip natin at huwag bibitawan. O guys ha, after this, mamaya yung finale episode ng Bola Bola, 8 p.m. Can't wait sa last episode yun. Sabi ni Angel Zone, yes po, then di mo kailangan magbago para tanggapin at mahalin ka na isang tao. Dapat tanggap ka nila. Tama, kasi ang tunay na pagmamahal, tinatanggap ka ano ka pa man. Ano mang size mo, anong itsura mo, anong kulay mo. Yun eh, kahit pa yung flaws mo, yung imperfections mo, kung talagang love ka nung tao, tatanggapin niya yan. Hindi mo kailangan magbago para lang mahalin ka nung tao na yun. Kasi kung nagbago ka para magustuhan ka niya, tapos kung nagbago ka, nagustuhan ka na niya, hindi yung pagmamahal. Gets? Dapat di tayo tumingin sa paligid natin, baka nasa paligid lang pala natin ang tunay na nagmama. Ano daw? Dapat din tayo tumingin sa paligid natin, baka nasa paligid lang pala natin ang tunay na nagmama. Okay. Sorry na nito ako, ang dami kasing natin eh. Pero totoo naman, hindi ka dapat mag-focus sa isang tao lang kasi hindi naman porque hindi ka niya gusto, iisipin mo na ay walang may nagkakagusto sa akin. Look around! Marami! Sabi ni Rain 27, kahit ano man itsura mo, may magmamahal pa rin sa'yo but mararamdaman, ayan, nawala. Ang ganda pa naman ang sinasabi niyo. Nakakahiyak. Ayan, nawala na yun. Paano ba to? Natabunan na ng comments. Okay. Huwag sumabay sa alon na wala namang patutunguhan. Darating ang para sa'yo sa tamang panahon. Yes.
hindi mo kailangan makapagsabayan kasi ang nakalaan na para sa'yo, ibibigay yan sa tamang panahon. Hindi mo kailangan makipagpaunahan, makipagsiksikan, kasi yung para sa'yo, darating yan sa tamang panahon. You just have to wait and be patient. Walang gantihan dapat. Best revenge is kindness. Yes! Tamang-tama. Best revenge is kindness and self-love. Kung gaganti ka man, in a good way dapat. Yung tipo, kunwari, let's say, walang naniniwala sa'yo. Let's say, sabi nila, ay, taba mo, hindi ka napapayat. Iganti mo. Uy, thank you sa Harana Golden Princess. Ipakita mo sa kanila na, ako ginaganto nyo. Hindi pwede. De, kung gusto niya mag-revenge, dapat yung kabutihan lang ang ibabalik niya sa kanila. Yun yun, di ba yung sinasabi na pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Thank you sa Chocolate Hills, Francine SWAT team. Dapat always tayo magtiwala sa ating sarili. Yes, tama yan. Magtiwala tayo sa sarili natin na kaya natin to. Or kung ano man yung gusto nating ma-achieve.